Magandang buhay at magandang araw mga ka-Herb! Welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check. Dito yan sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan. Ayan. So magbabike check tayo mga ka-Herb ng pinakabagong mountain bike sa market, ang Ragusa Spoiler. Ayan, kita nyo naman mga ka-Herb, ang ganda ng kulay. First time ko nakakita ng mountain bike na ganito ang kulay. So tamang-tama ito sa girlalush at sa mga lalakish. Siyempre. Ayan. So bago ko simulan ang bike check mga ka-Herb, gusto ko mula magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So ano pa hinihintay natin mga ka-Herb? Siyempre, simulan natin ang bike check nitong Ragusa Spoiler. So mga ka-Herb, ayan, sisimulan natin ang bike check siyempre ng Ragusa Spoiler. So ngayon lang ako nakakita talaga ng ganitong kulay. Siyempre sa isang build bikes, violet yan mga ka-Herb, violet. Ayan, violet, kitang-kita nyo naman. Pwedeng-pwede yan sa girls at pwede yan sa boys. At syempre, titingnan natin, glossy ang kanyang pagkakapintura. Maraming uod ng pagkakawelding so dito. Ayan, kitang-kita nyo naman mga airport. Yung ano nyo, yung pagka-violet nya, parang merong shining, shimmering effects ng glitters. So, makikita nyo mga yun, nagre-reflect pa mga airport. At syempre, meron din dito na uod ng pagkakawelding. Ayan, kitang-kita. Walang halong daya. Dito naman, marami pa rin uod ng pagkaka-welding. So, halos lahat ng kanyang dugtungan ay kitang-kita yung pagkaka-welding. Ayan. At syempre, yung ano niya, yung letters niya o yung decals, napakakaunti mga car promise. Dito lang, may makikita ka ditong Ragusa. Pag kinapa mo to, pintura siya mga car, makapal. Ayan, silver siya. Then dito, spoiler. Yung font niya mga ka-Herb, para siyang Speed 1. Yung font nung spoiler. Ayan. Tapos dito may lining lang na silver na aluminum alloy 6651. So yun lang ang makikita mong decals or design dito sa frame ng Ragusa. Ito, sticker naman to. So pwede mo itong tanggalin. Size niyan is medium. 17 inches ang ating si tube. Ayan. So medium yun. So kadalasan puro small yung na bike check natin. So nagkaroon naman tayo ng pagkakataon may bike check ang isang medium frame. So size 17. So kung mapapansin nyo mga ka-Herb, babang pababa talaga rito. Tapos biglang liko rito at dumugtong sa seat tube. Itong seat stay na to mga ka-Herb, diretso to dugtong sa top tube. So ito yung nagpaliit, nagmukha siyang maliit mga ka-Herb yung frame niya. Okay. So, kung pagbabasehan natin ay yung seat tube ang medium yan. Pero kung pagbabasehan natin yung geometry, ito, pagmumukha siyang extra small. Ayan. Dahil dito. So, pwede ito sa mga maliliit, lalo na yung mga tumatama ang singit. Ayan. So, itong tamang-tama to. So, pwede ito sa mga babaeng medyo maliliit at syempre sa mga lalaki na maliit pa rin. At dito, lalagyanan ng bottle cage. So, sa palagay ko mga ka-Herb, hindi ka makakapaglakay ng water bottle dito na yung malaki. Palagay ko hindi kakasya rito. So, ang water bottle mo dito is yung maliitan lang. Kasi pag malaki na, baka tumama na rito. Dito. So, possibly, makagamit ka ng malaking water bottle, patagilid ang kuha. Pero pag paangat yon, malamang at sa malamang, hindi mo magagawa. Yan. At ito yung kable ng hydraulic brakes para sa likod. So dito dumaan. Naka-internal cabling tayo mga ka-Herb, isa lang dito. Tapos sa kabila, internal cabling din, ayan, isa yung pumasok. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo mga ka-Herb sa mga previous videos natin, kapag may nakikita ako dito na kable ng hydraulic brakes, diretso na kagad to sa mekaniko, pinalilipat ko yung eto, pinalilipat ko dito. Kasi wala naman akong balak mag 2x or mag 3x. So, speaking of 2x and 3x, itong internal na to ay naka-ready kung gusto mo maglagay ng FD na gawin mong 2x or 3x. So, dito siya lalabas. Ayan. So, tig-isa na yan. Isang RD, isang FD.
And then nandito yung stopper ng kable ng FD. So ayun, nakita niya mga carp, ang ganda. Ah, syempre ito yung chainstay. Nandito makikita yung spoiler at ito yung syempre kadalasan nakikita natin na cable ng ating RD. At syempre napapalitan na ang ating drop out. So madali na yan, nandito naman yung tornilyo. So meron dito ang tornilyo ng bike rack, kaya lang pagdating dito wala akong nakita. 'Di ba? So palagi ko hindi ito pwedeng lagyan ng bike rack sa likod, wala kasi tornilyo andito. Pero dito meron. Ayan, pa-comment naman ako mga carp kung merong bike rack na dito lang tinotornilyo. Hindi ko masabi eh. Kasi ang nakikita ko mga bike rack, isa dito, saka isa rito. Ayan o, ito nyo, ang ganda, promise. At syempre dito tayo ngayon sa kanyang head tube. Ang head tube niya may ragusa. Pintura to mga carp. Yan kitang-kita. Straight tube siya mga carp. Nagmukha lang siyang taper dahil dito sa, ayan, dahil dito sa uka na to. Sa size nito is 120 millimeter. May kahabaan ng ating head tube. Ayan. At syempre, dito tayo sa suspension fork. Ang suspension fork niya mga carp ay may sticker na spoiler. Sticker lang to. Ayan, kitang-kita kasi meron ditong kulubo to. Mukha talaga siyang speed 1. Ay, speed 1. Tama. Mukha talaga siyang speed 1. Ito, yung font niya. Yan. Baka lang ating lower, baka lang arc, baka lang crown, baka lang stanchion. Speaking of stanchion mga carp, this is 110 millimeter ang haba na may rubber indicator ng sag. Yan. Eh syempre, manual lockout yan. At may preload sa kabila. Ayan. Oh, ang ganda. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yan. Ang hubs niya, uy, kitang-kita naman mga carp. Diba? Kitang-kita sa video. Oh, sealed bearing loady. Ang ating hubs. Oh, walang daya mga carp. Kitang-kita nyo naman. Siyempre, alloy yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes. Yan, naalala nang natin mga carp. Papahabol ko lang. Ang timbang nga pala ng ating Ragusa spoiler is 14 kilogram. So, para sa akin, magaang yon para sa isang built bikes. Kadalasan kasi 14.5 saka 15 kilogram. So ito is 14 kilogram lang. Ayan. So balik tayo dito sa kanyang hubs. Aluminum seal bearing, 32 holes. Syempre ang ating spokes ay bakal. And aluminum alloy na double wall na rims. So meron siyang ano rito, uka. Ayan, dalawa. Yung isa, yung iba kasi isa lang eh. Isang malapad, ito dalawa na lang 'to. At ang gulong natin, Ragusa pa rin mga carp. Syempre, Ragusa ang bike natin eh, no? Ragusa ang tatak na ang sukat ay 27.5 by 2.125 na maliliit ang knobs. Hindi siya ganun kalalayuan at hindi ganun kalapitan ang knobs niya, pero yung knobs niya is maliliit. Yan, tama lang yung distansya ng bawat isa niya na yun, no? At sa kabila, ganun pa rin. Ragusa na gulong. 27.5 by 2.125. Siyempre. At ang double wall, aluminum alloy na rims. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes na rims. So kung sealed bearing ang harapan, malamang at malamang sealed bearing din ang likuran. Siyempre, alloy ang ating hubs. Yan. So, tingnan natin kung may tatak. Nakalimutan natin. So, walang tatak mga carp. Wala. Yan. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yung cogs niya, hindi natin makita mga carp. Kulay itim eh. Pero sisilipin natin. Subukan natin silipin. Ata. Ayun mga carp. Ata ang ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Ang dami mga carp. Panalo to. 12 speed na cogs. Siyempre, kadena natin, RX-12. Ayan, ang ganda ng kadena mga carp. Silver na silver. Para siyang bracelet. Kumikinang-kinang pa. Panalo. Uy, L2AX na RD. Ang tigas nito mga carp. Promise mga carp po. Ito na siguro pinakamatigas na RD na
natulak ko. At ang puli natin ay oversized plastic dito. At oversized din ang kanya puli dito sa may bandang guide puli. Yan. At ang ating crank set, made from aluminum alloy, 170mm ang kanyang crank arm, square tapered, removable chainring. Ang chainring nila, mga ka-erp, ay made from bakal 34 teeth. Yan, oh. O, diba? At ang ating seat clamp ay aluminum alloy din. Seat post is aluminum alloy, 27.5x350mm ang haba. Naka-double bolt yan, mga ka-erp. May konting setback lang siya. Ito. Yan. So, natitilt yan. At, syempre, ang ating pedal, mga ka-erp, ay made from aluminum alloy din. Ragusa rin to, mga ka-erp. Yung nakikita kong binibenta ang Ragusa sa mga bike shop o kaya latagan ng bike. Ayan o. At, syempre, ang ating upuan, Ragusa na medyo hindi siya ganun kalaki, hindi din siya ganun kaliitan. Tsaka malapad to, mga ka-erp. Matigas ang foam na makapal. At may hiwa rito at hiwa rito. Dito may kanal, may hiwa. So, sa hingawan ng otot, daluyan ng ihiyan. Ayan. Tapos ito, mga kerp, ang lapad. Ito, medyo may kalaparan ang ating pisngi para sa ating puwet. Di ba? At dito tayo ngayon, mga kerp, sa kanyang stem. Ang stem niya ay kamao stem. So, hindi mo ito pwedeng baliktarin. Naka-negative stem tayo na Ragusa. 85mm made from aluminum alloy. Ayan, ang ganda, oh. At spacer natin ay iisa lang. 10mm. Dust cap natin, aluminum alloy, mga ka-erp, 15mm. Ayan. At top cap natin, made from aluminum alloy din. At syempre, ang handlebar natin ay 720mm. Ayan, parang na-back sweep to, mga ka-erp. May konting back sweep. Ayan, oh. Kitang-kita natin sa camera. At syempre ang ating handle grip is made from rubber talaga, mga ka-erp. Matigas na rubber dito. Ayan, ganun din dito. Tapos yung bar end niya wala. So naka-cover talaga siya nung yung grip. Ang hydraulic brakes natin ay Simmers. Ito yung na-adjust yung layo ng ating brake lever. Ayan, pag sinikipan mo yan, lalapit to. Ayan. Siyempre sa wala kabila, wala kang makikita kasi wala siyang FD. Ayan. At L2AX na shifter, walang indicator ng speed mo. So, masasanay ka din doon, mga kerp. Malalaman mo din yung iyong speed. Tapos tingnan natin, push. Ay, push to, mga kerp. Kagaya ng L2 na 11 speed ko. Push lang siya parehas. Hindi siya pwedeng i-pull. So, kung ano, i-bebend mo pa tong ano mo, saka mo siya maitutulak. Ayan o. Yan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang caliper at rotor. Ang rotor niya is 160mm, yung pangkaraniwang nakikita nating rotor sa mga built bikes. At syempre, Simmers na caliper. Ito yung pwede mong i-service yung brake pad na hindi na tinatanggal yung caliper. Tatanggalin mo lang itong pin, mahuhugot mo na to. So, kahit linggo-linggo ka maglinis ng brake pad, walang problema. So, napakadali. Di ba? IS mount to. Ayan. Kasi, baka lang ating lower. At syempre, sa kabila, ganun pa rin, naka-IS mount na brake caliper na Simmers na mayroong adapter dito. At 160mm na rotor. Kitang-kita niyo naman, mga kerp. Nakakalimutan natin yung ilaw, kaya medyo madilim. At ito yung kabila ng ating crank set, yung crank arm. So, palagay ko, mga kerp, wala na ako nakalimutan dito. Sulya panuli natin to. Panalo to, mga kerp. Ang ganda ng kulay, oh. Promise. So, ayan, mga kerp, ang ating bike check video ng Ragusa Ace Spoiler. Available dito, mga kerp, sa Taurus Bike Shop. Ang 27.5 at 29, syempre, as always, palagi naman, same price sila rito. Yung 27.5 at 29. Nakakalaga to ng 10,800 pesos. Kita nyo naman, naka 12 speed ka na, hydraulic disc brake valve. So, tumatanggap sila dito ng cash and, ayan, credit card. Nanuksupe, no? So, pwede kayong kumuha ng mountain bike, syempre, ng hulugan.
through home credit. Muntik na naman nating masabing credit card. So ilalagay ko sa description mga kaya pang kanilang contact number and Facebook link para sa mga gusto mag-avail ng syempre ng pinakababagong binike check natin at napakagandang Violet na mountain bike na Ragusa is spoiler. So hanggang dito na lang mga kaya, road to 12,000 tayo. Maraming maraming salamat. Kita kayo sa susunod na video. Maraming paalam. Bye-bye.